Galing sa Simikalbo, humaba na. At gilid lang yung kanyang pababawasan. Simpleng haircut tutorial lang ito, kabarberos. At sana ay meron din kayong kunting matutunan sa video na ito. ...1.5 na clipper guard, nakataas yung adjuster. Taper blade ang gagamitin ko, kabarberos. Bakit 1.5? Hindi naman masyadong makapal yung kanyang buhok. Kaya 1.5 na, pwede na natin sa 1.5 ito. And then yung ating suklay, nakaalalay sa parating taas. Pag malapit na tayo doon sa part na titigil na tayo doon sa pinakang mataas na bahagi, medyo iaangat natin yung dulo. Tinatanong nila ano daw yung C-motion. C-motion po yung paggalaw ng ating clipper. Pa-letter C. O, C-motion. Yun yung tinatanong sa atin ng isa nating subscriber. Kukontrol lang ating suklay na kataob para matulak natin yung mga part na mahaba, maputol na rin. Makuha natin yung tamang taas ng gupit na ating ginagawa. Tayo ng guidelines. Medyo ibaba lang natin dito sa may part ng patilya niya para makabuelo tayo. Yung ganito kataas, kapag nabawasan natin ito ay magiging mid na to. Kaya i-adjust natin siya ng mas maganda mamaya sa pamamagitan ng tamang pag-blend. Kabarberos, pag gumagawa rin tayo ng guidelines, be sure din na sakto yung taas. Kung ano yung ginawa nating guhit doon sa kabila, ganito rin dito sa kabila. Para kapag nag-blending tayo, ay hindi tayo mahirapang mag-adjust. Ang pamamaraan na gagawin ko ay tatanggalin ko na yung pinakang ibabang bahagi. Dahil meron tayong trimmer, tanggalin na natin yung pinakang ibaba niya. Para mas makabuelo tayo. Ito yung gusto kong technique. Tinatanggal ko na yung ilalim para yung pagbabawas ko dito sa part ng middle niya, just may gitna, yung pagbe-blend na gagawin natin ay hindi na ako mahirapan o hindi tayo mahirapan. Okay yung ganito, kabarberos. Kung gusto nyong ma-enjoy yung pag-gupit, gamitin natin yung proseso na nakaka-discarte tayo. Depende naman yan sa inyo, kabarberos, kung paano nyo gagawin yung gupit na gusto ninyo. Nagbibigay lang ako ng idea. Pwede nyong gamitin, pwede nyong gawin yung ganitong pamamaraan. Step by step muna ang gagawin natin, kabarberos. Nakababa yung adjuster. Naka-paid blade tayo. Gagawa tayo ng second guidelines. Ito yung naisipan kong gawin para magkameron kayo ng idea na kung paano ba tayo gugupit nang hindi tayo masyadong mahihirapang mag-adjust. Gumawa tayo ng mga guidelines. Okay ito lalo na sa mga nag-aaral mag-upit, pwede yung ganitong pamamaraan para hindi tayo mapuwersa ng pagbabawas. Makuha natin yung tamang taas. Guidelines, ihap natin yung adjuster niya and then hagudin natin ang number 1 na clipper guard. Siyempre hindi na masyadong mataas, doon lang tayo sa end ng ginawa nating pattern kanina sa paggamit ng 1.5. nagkamera siya ng pattern, hanggang doon lang din yung gagawin nating paghagod ng number 1 na clipper guard.
ibaba natin ng konti yung adjuster niya. Naka-fade blade naman tayo, kaya tatalab siya na maganda. Dito tayo pupokus sa may second guidelines pa rin para makita natin yung mga part na mahahaba. Ganun lang, padaan na lang natin ng konti, paikot. Fade blade para matanggal ang pairs guidelines, tandahang paghagod lang, tanging yung kamay lang ang igalaw natin, wag na nating igalaw yung ating pinakang braso para hindi masyadong mapataas. Kanto-kanto lang ng talim ng clipper, focus lang tayo sa guidelines, wag masyadong mataas ang pagbaba taas ng ating clipper para yun lang pinakang guhit ang matanggal natin. Panatili natin yung pinakang end ng line ng kanyang buhok ay gumamit tayo ng 1.5 na clipper guard at daanan uli natin, hagudin muli natin sa pamamagitan pa rin ng pag-control ng ating suklay. Siyempre yung gagawin natin pagbawas dito ka barberos ay yung paghagod natin pataas ay laging hindi masyadong sub-sub yung dulo, kumbaga parang andyan pa rin yung C-motion. Mapantay lang natin yung mga part na mga mahaba. Dahil yung buhok niya ay manipis at galing pa yan sa semi-calbo, kaya kahit hindi natin i-overcome, pantayin lang natin yung mga dulo nito para manatili pa rin yung end ng line na kanyang buhok at hindi na masyadong mapanipis yung bahaging itaas nito. Lagyan natin ng line up para magkameron ng forma yung part ng kanyang noo. So yun, ganun lang kabarberos, madali lang. Lagi lang tayo mag-iingat sa paggawa natin ng mga guhit para hindi masyadong mapasobra yung pagkakabawas nito.
ating ahitan, yung part na nilagyan natin ng lineup. Itong pinakang gilid na to para makita natin yung magandang resulta ng ating ginawang kupit. Maraming salamat sa matiyagang panonood ng aking video. Baka pwede mo na rin bisitahin Kabarbero sa aking Facebook page o Wendred Barbers. Paki-follow mo na rin at suportahan ang aking Facebook page. Magandang gabi at magandang araw sa ating lahat.